Positive Day Gigiverse, this is Dr. Gigi D. Sunga from My Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng Gigiverse natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo po yung Dr. Gigi Sunga. And sa lahat mag-gusto magpa-quote sa atin, online or personal, and if you want to advertise your business, or you want to start your business, or you want to improve your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi D. Sunga. Alright, so ngayon ay December 24. Merry Christmas and Happy New Year sa lahat ng Gigiverse natin. At bakasyon. So habang lahat ay busy sa pagluluto, si Doc naman busy sa pagbablog. Okay. And ngayon, nagkakapi tayo. We are enjoying the moment. Kapi po natin ay padala ng AIM Global. Thank you very much sa nagpadala sa atin. And gusto nyo mag-join sa AIM Global or if you want to try their business, message ka lang po sa akin. I-connect kita kay Madam, okay? Alright, so thank you po sa iyo, Mama. Alright, ngayon ay dahil bakasyon, nabili tayo ng mga books natin. Marami tayo ngayon babasahin kasi nga didevote natin ang vacation natin sa planning for our business. Meron tayong bago na business consultancy. So, GDS Business Consultancy and Management. Okay? So, sa lahat ng mga may negosyo na gustong masurvive ang kanilang business, so, message lang po kayo sa akin. Okay? I'll be visiting your business. Like this, after ng holidays, baka magpunta tayo ng Laguna. Laguna tayo. Doon tayo. Meron tayo isang business na i-coach doon. Okay? So, they hire us as their consultant. Okay? Alright. So, ito yung mga bago natin yung books. Babasahin. Tatlo yan, ha? Binili natin noong Sabado. And ang pang-apat, binigay sa atin ni Mamaridette, the FW Fritz Handbook. Fritz is, eto yung topic natin ngayon. Hindi ko pa siya nasisimula na ganito. Nasa ano pa lang tayo, forward ni, I think it was, yan, ni Francis Kong. Dito pa lang, gusto ko na mag-share. So, napakayaman ng libro na to. Mukhang lahat ng page nito, may share ko sa inyo, di ba? The OFW Fritz Handbook. Ito yung topic natin ngayon, yung Fritz. Kasi sabi dito ni Francis Kong, ito sabi niya, some people are rich but they are not free. Yan. Some people are rich but they are not free. So yun yung pag-aaralan natin. Dito pa lang ako. Dito pa lang tayo sa first page. Wala pa tayo sa maraming pages pero gusto ko na mag-share. Maraming tao ang mayaman pero hindi malaya. Marami naman na malaya pero hindi mayaman. So paano ba natin pagsasamahin yan? Yan ang pag-usapan natin sa ating kape. Ang sarap ng AIM Global Sugar Free. Yan. So awardee po sila ng Super Brands na awardan sila. So try nyo na po ang AIM Global Coffee. Sugar Free. Yeah. Okay. So paano nga ba simulan ang buhay ng mayaman ka at the same time malaya ka. Diba ang ganda? How to be free and at the same time you're rich. Pagsasabay natin yan. Pagsasabay natin dalawang bagay. Tingnan natin kung kaya natin. Tama-tama, patapos ang year ng 2019. Simulan natin 2020 na malaya tayo. Okay? Ano ba yung sabihin ng malaya at mayaman? Okay? So ganito, pag-anuin muna natin na. Sabi ko nga kanina, maraming tao na they are rich but they are not free. Bakit hindi sila malaya? Mayaman sila, marami silang pera, ang laki na income nila, 100,000, 200,000, 300,000, pero hindi sila malaya. Okay? So bakit hindi sila naging malaya, Doc G? Kasi nakatali sila, number one, sa kanilang high income employment position. Diba? Baka sila top executive, sila ay manager, CEO or COO, okay, ng mga ng companies na pinagtatrabuhan nila. So they are employed pero mataas naman ang sweldo nila. So they are rich pag tiningnan mo to earn 100,000, 200,000 a month. That's something, 'di ba? But they are not free. 'Di ba nakatali sila sa 40 hours a week, nakatali sila sa 50 hours a week, right? So ano pa? Sa sarili mismo nilang negosyo. So hindi lang employed sa pagkakaroon nila ng business. Meron silang negosyo na sobrang mataas ang kita, pero kailangan nandoon na sila ng madaling araw. Kailangan umuwi sila ng hating gabi. Marami 'yan. Marami tayong kababayan nagpapa-coach sa atin, Doc. Itong negosyo ko, maraming pera, pero ayoko na. Napapagod na ako magpunta doon tuwing madaling araw. Hindi ako pwedeng lumabas man lang. Hindi ko man lang ma-enjoy yung yung mall. Hindi ko man lang ma-enjoy ang movie. Hindi ko man lang ma-enjoy yung Hong Kong, Disneyland. Hindi man lang ako makaalis kasi nga,
nakatali sila doon sa kanilang negosyo. They are rich, but they are not free. Diba? So, hindi naman yung negosyo nila eh. Maraming negosyong ganyan. Madami na tayong nakausap na ganyan. Sabi niya, Doc, I want to break, freedom. Diba? Iba ang pinoproblema, hindi pera. Freedom ang pinoproblema. Okay? So, ano pa? Madami ganung cases na mayaman pero walang kalayaan. Okay? So, yun yung pag-usapan natin ngayon. Okay? Pero bago tayo magpunta doon sa step na yan, tingnan muna natin pagiging free. Okay? Yung iba naman, sobra namang malaya. Pero hindi naman mayaman. Diba? Yung merong time, pwede magising ng tanghali, pwede matulog ng ng maaga, pwedeng maraming time. May kalayaan sila. But they are not rich. So, dahil hindi sila rich, wala silang capacity to do things, to spend for the things they want in life. So, nalilimita ng happiness. Well, of course, you're going to tell me na ang pera hindi nabibigay happiness. Yes, that's true. Kasi pwede kang maging masaya ngayon. Piliin mo lang na maging masaya ngayon. Sasaya ka eh. Diba? Piliin mo lang ngayon na I'll be happy. You'll be happy today. But there are limitations. Kasi minsan, masaya din naman mag-travel, diba? Pero hindi ka makapag-travel. Wala kang pera. So, yung kakulangan mo ng pera, that limits your happiness. Gusto mong kumain ng mag-coffee sa Starbucks, hindi ka makapag-coffee. By the way, kagabi, may ka-date ako sa Starbucks. Salamat sa kaibigan natin na nagpa-coach sa atin. Nag-enjoy tayo coffee with old friends, di ba? So, gusto mong matikman ng Starbucks, hindi mo siya matikman. So, that limits your happiness. Di ba? Gusto mong manood ng mga show na gusto mo, hindi mo magawa. So, in other words, malaya ka, pero wala kang pera. Diba? So, yun yung dalawang scenario ngayon. You are rich, but you are not free. You are free, but you are not rich. So, pagsamahin natin. Yun ang Fritz Revolution. Hi, hello! So, ito yung ating ano. Yun yung pag-aaralan natin ngayon. Hi, DM, may bisita tayo. You greet our deliverers. Kiss mo pa. Yeah, this is DJ. Tell them, hi po. Hi! Hi! Sandali lang, tapos yung vlog ko. Kaysa muna ako. Yan. Okay. Nandun si Lola. Dali lang. 1-2 minutes na lang. Hello? Okay, so, yan, mga ano natin yan, inaanak natin, kapatid ni Mama Rivisi at si Kuya Mark. Okay? So, pagsamahin natin ngayon, pagiging free and rich. Fritz. Alright? So, yan ang ina-advocate nila, sir. Terence at Ma'am Tet. Okay, so hindi pa natin nabubuklat ng content. Sa intro pa lang napakayaman na ng kanilang book, di ba? So paano gagawin natin, Doc? Ano gagawin natin? Simple step lang. Okay? Isang step lang. One step. Okay? One step to be rich and to be free. Rich, right? Okay? The first step is don't be busy making money, but be busy making your source of money. Okay, magkaiba, di ba? Marami sa atin nagwo-work, tapos pagyari natin mag-work, may sideline. Pag Sabado, may sideline pa tayo. Pag Linggo, may sideline pa. Pag Holiday, may sideline. Marami tayong sideline. We are busy making money. Alright, so may pera tayo, pero wala tayong freedom. Okay, at pag dumating yung time na hindi ka na nakagawa, wala ka na rin pera. Okay? Wala ka ng freedom, wala ka pang pera. That's worse. Di ba? That's worse. Di ba? So, ano gagawin natin? Pagkabalahan mo, paggawa mo ng source. Yung pagdating ng araw, meron kang pera, you have money, and at the same time, you are free. Magsasacrifice ka lang. Alalahanin natin ganito. Alalahanin natin ang paano ginawa ang Microsoft. Let's go back to Bill Gates. Ilang buwan ang paghihirap niya. Di ba? So, alam niyo yung give up nila? Give up ng mga tao ngayon na may freedom tsaka mayayaman? Ang dami nilang give up. Because they want to be rich and they want to be free. Bill Gates, di ba? Bago siya yumaman at malaya. Ano ginawa niya? Nag-sacrifice. At ginawa niya, pinaghirapan niya yung source of money niya. So, look at Bill Gates now. Diba? Warren Buffett, ilang taon, ilang buwan nag-aral about investment. And now, he is free and rich. Zuckerberg, diba?
Mark Zuckerberg, ilang buwan pinag-aralan ang Facebook. Now is free and rich. Amazon, di ba? Amazon, Jeff Bezos, Alibaba, di ba? Si Jack Ma, alam mo ako, napanood ko yung video ni Jack Ma talagang sobrang ang paghihirap niya bago mabuo si Alibaba. Pero look at him now, di ba? Rich and free. Kahit saan, pwede magpunta ngayon si Jack Ma, kahit sinong kausap niya, kahit saan, malaya, may pera at malaya. Yun ang dapat mong pangarapin, kapatid. Yun ang dapat natin pinapangarap, how to be free and rich. Alright? So, ano nga yung gagawin? Yun ang dapat natin gawin. Ngayon, pag-isipan mo, anong dapat mong gawin ngayon? I remember my case. Alam niyo yung case ko po, in terms of finances, medyo binless tayo ni Lord for how many years? Na na-enjoy natin yon. So, I'm earning yung pangarap kong 6 digits na income, nangyari siya. But, hindi ako malaya masyado sa oras. Okay? So, I worked 3 years to establish my source of income. To establish my YouTube channel, to establish my investment, to establish my business partnership. So, ngayon, I'm getting there to be rich, nang rich talaga. Hindi pa tayo ganun ka-rich, we're just getting there. And, now I have my freedom. Kasi nag-resign na po ako. Freedom sa time. Okay? That I can do the things I wanted to do. That ngayon pwede na akong gumawa ng gusto kong gawin. Pwede na akong magpunta sa ibang lugar. May freedom na ako. I'm not that rich but I have this freedom. Alright? So, anong ginawa ko? Anong gagawin natin? So, you can do the same. Alright? So, start thinking about your business right now. Yan talaga ang way. Anong business yung pwede mong gawin ngayon? Okay? What else? Mag-start ka rin mag-isip ngayon. Anong product yung dadali mo sa marketplace? Diba? Anong services yung i-offer mo? Kanina nag-coach ako sa Laguna. Taga Laguna po siya. Nandito lang, online coaching. Sabi ko sa kanya, share ko, dito sa Bataan, ako lang ang coach na ganito, business coach. But I work so hard for this bago ko marating to. Okay? So, kaya nagkaroon ako ng GDS Corporate Training and Coaching. Alright? So, ano yung product, ano yung service, ano yung e-commerce na i-develop mo? So that you can be free and rich. Diba? So, instead of having all this sideline, walang problema dyan. As a start, you need that. As a start. As a start, kailangan mo yung mga sideline ka. May mga sources of income ka. Okay? So, you need to do that. Okay, kailangan natin yan. Pero, isipin mo rin, paano isang araw, magkakaroon ako ng steady source, and at the same time, I'll be free. Okay? So, kung paano, detalye niyan, you can message me, I can help you, I can be your coach. Okay? Alright, so, masarap sa pakiramdam, you are free, and you are rich. You have the capacity to spend for your happiness. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at umunlad na ating buhay. Alright, so thank you very much, Jilibers. Enjoy the rest of the day, eh? Let's go!